Good morning, class. Welcome back to our online math tutorials. I am teacher April Rose Sinirato Hachero. For today's video, our lesson is about combination. So this video we will answer worksheet number 2. Are you ready? Okay, so please get a pen and a paper. Do this practice exercise. I will give you 5 minutes. Example number 2, find the value of R in C, quantity 5, comma R, close quantity equals 10. Alright, so please pause the video for 5 minutes. Solve this first and come back for you to see the result. Okay? Alright, so now let's see the solution. So for the solution for this, no, our solution. Alright, ito yun, no? Paano to sagutan? So, we have a given. Isulat mo yung given. So, yung given natin is C, quantity 5, comma R. Yan, ganito yung given natin, di ba? Equals 10. No, we are solving this formula to combination. So, ano ba yung formula ng combination? Isulat mo yun. So, yung formula natin, that is 5 factorial over quantity 5 minus R close quantity factorial R factorial. Yan, ito yung formula niya, di ba? No, na-substitute na natin kasi yung formula niyan is N factorial quantity N minus R quantity factorial R factorial. So, kasi given na tayo isang N which is 5, so i-substitute mo yung sa value ng N. So, yan yung ginawa natin. No, ilagay mo yung values niya sa formula ng combination, no, kasi C siya, no, formula to ng combination, ha. Yan, i-substitute mo lang yung value. Next, all you need to do, we are looking for the value of R, di ba? So ang gagawin mo, ilagay mo na yan siya sa equal, oh, na forgot natin yung 10, sorry. So equals to 10 yan. So, para makuha mo yan, you need to multiply, o kunin mo, no, next step mo is to multiply, no, multiply by, no, yung equation na yan, i-multiply mo yung 10, i-multiply mo yan sa 5 minus R factorial R factorial. Yan. Para ma-transfer mo tong denominator mo sa right side. Yan yung sinasabi niya. Kaya mo siya i-multiply. I-move mo yan dyan, oh. Alright? Naintindihan? Alright. Next, ang gagawin mo dyan, next step na gagawin mo, so you need to multiply now. So that will be 5 factorial, no? Sige, isa-isahin muna natin, no? Sabi niya i-multiply, so isulat muna natin again yan para mas malinaw kasi sagutan ko na sana. So, is equals to 10. So, magiging i-multiply mo daw ito sa 5 minus R factorial R factorial. Yan, no? Yung both sides na yan, i-multiply mo para makancel ito, oh, no? Tapos matransfer na yan dyan. So, ang result niya magiging 5 factorial is equals to 10 quantity 5 minus R factorial R factorial. Yan, ganun na siya. Diba? Alright. Next, no? Kasi nakuha mo na yan. Ang gagawin mo naman, itong 10, ilipat mo dito sa kabila para ito yung variable na 10, no, i-divide mo naman to both side by 10. Yan, para makuha mo yung R, kasi R yung hinahanap natin, no, maiiwan yung variable. So i-divide mo by 10 para ma-transfer na yan siya. So ganyan na yung mangyayari. So magiging 5 factorial over 10 yan is equals to quantity 5 minus R factorial R factorial. Yan, naintindihan? So, yung 5 factorial na yan, ano ba yung 5 factorial? Pag sinabing 5 factorial, ibig sabihin no, no? Ang gagawin mo dyan ay 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Yan yung factorial na sinasabi, di ba?
So, 5 times 4 times 3 times 2 is equals to, you're right, so 120 yan, di ba? Okay. So, therefore, yung 120 divided by 10, that is 12. No, ito, 5 factorial, o lagyan na nga lang natin, yung 5 factorial is 120 divided by 10. Yan, is equals to, copy mo lang yan kasi hindi mo pa yan ginagalaw. Yan. Okay. Now, 120 divided by 10, so that will be 12. No, is equals to 5 minus r factorial. No, mukhang ang haba niya, pero kasi inisa-isa natin, no, pwede naman itong gawin na maikli, kaso baka hindi nyo maintindihan. So, ginaganyan na lang natin para mas naintindihan nyo, no? Lalo na, paano kaya ito naging 120? Paano naging 120? Ayan nga siya, no? 5 times 4 times 3 times 2 is equals to 120. So, yung 120 divided by 10 is 12. Ayan. So, copy mo lang yan kasi hindi pa yung ginagalaw. Ganun lang siya, simply. Next, ito naman, yung 12. So, what is the factor of 12? No, i-factor mo naman yung 12, so that will be 2 times 6, no, yung factor ng 12. Alright? So, therefore, 2 times 12 is equals to, copy mo rin ulit yan. No, hindi mo pa yan ginagawa. Na, ganyan na siya. So, now you know how to factor the 12, no? Ang gagawin mo naman, ito, i-factorial mo naman to, yung 6. Anong factorial ng 6? So, this will be 2 factorial. Ito, 6. So, this will be 3 factorial, no? Because 3 times 2 is 6, no? So, therefore, 3 factorial, no? Yan nangyari kay 6, naging 3 factorial. Si 2 naman, bakit naging 2 factorial? Kasi 2 times 1 is 2. Ganun siya. Naintindihan? Next, this will be 5 minus r factorial, r factorial. Yan, we are solving for r kasi, di ba? So, yan na po yun. Yan na yung factorial form niya. So, re-express, no? Re-express 2 and 6 in factorial. So, that will be 2 factorial and 3 factorial. 5 yan ha. Pangit ng 5. Sulat natin again. So, that will be 5. Now, the answer will be, there will be 2 value of r. So, ang answer talaga natin dito, we are looking for the value of r is 2 factorial, no, is equals to 5 minus r factorial. So, there will be, nga, ganun yung sagot natin. Or, the ang yung 3 pa, no? 3 factorial is equals to r factorial, I mean. Yan. Kasi nga, 5 minus r factorial, no, 5 minus, kunyari 3, no, 5 minus 3, that it will be 2 factorial. So, ganun siya, no? Or, ang isa nating sagot, that will be, yung answer number 2 natin, that will be 2 factorial. Oh. Nilagay muna natin yung value. So, we will get this factorial, r is equals to 3. Dito naman, 2 factorial is equals to r factorial. So, there will be 3 factorial is equals to 5 minus r factorial. So, we will get r is equals to 2. Yan. Naintindihan? Kapag daw i-substitute mo yung r factorial mo sa 3, so 5 minus 3 is equals to 2. So, yung r mo is 2. Dito naman, kanina, kapag daw yung r mo is 3, so 5 minus 3, that will be 2. 5 minus 2, I mean, that will be 3. Ay, 2, I mean, r 3. Alright? So, dalawang r nagkuha mo, no? 2 at 3. Ito, 2 at 3. Yan. Checking lang yan natin kung tama. Alright? Naintindihan? Therefore, our answer is r is equals to 3 and r equals to 2. Alright? Tama po ba kayo? Okay, so I hope you learned something. Don't forget to share this video and follow me in my Facebook account. Thank you and have a nice day.